Good morning sa ating lahat. We will continue our studies sa ating confession of faith. At bago yun, let's sing a hymn that reminds us of God's Christ's work sa ating kaligtasan. 690. Hymn 690. Salamat sa napakalaking pagpapala na natanggap namin mula sa inyo. Ito ay walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus at ang kaligtasan, Panginoon, na inaccomplish niya para sa amin. Tunay, Panginoon, na ang pagpapalang ito ay hindi matutumbasan ng anumang temporal na bagay dito sa mundo. At we are eternally grateful, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapaalala sa amin na ang kaligtasan ay nagmula sa inyo. Kayo ang nagplano na ito bago pa magsimula ang sanlibutan. Kayo ang nagkaloob ng paraan upang ma-accomplish ang kaligtasan ng inyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. And so, Lord, we pray that we will have a deep appreciation sa aming puso and worship sa patuloy naming pag-alaala ng kaligtasan na ginawa ng aming Panginoong Jesus. And as we dive in again sa aming confession of faith, we pray, Lord, na mas lumalim pa, mas lumawak pa ang kaalaman namin patungkol sa ginawa ng aming tagapagligtas upang magtulak ito sa amin ng mas mataas pa na papuri sa inyo. Sa lahat ng ito, kami ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu na kami ay
ilayo niyo, Panginoon, sa anumang mga kamalian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay nasa chapter 11 ng ating Confession of Faith. At tinatalakay natin dito ang justification o pagpapawalang sala ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. So, last week ay tinignan lang natin yung definition ng justification. Ano ba pag sinabing justification? At yung term po na justification ay tinignan natin, it is a legal, judicial, or forensic term. Pag sinabing to justify, it means to declare to be righteous and consequently to treat him as such. At tinignan natin kung sino ang nag-author ng justification natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang recipient neto ay those whom God effectually calls. Tinignan din natin yung pinaka-essence ng justification, which is which are pardon and acceptance sa Panginoon. At nakita natin na negatively, it is yung ating pagpapawalang sala, it is not moral transformation or not by infusing righteousness into them. Remember na ang pinaka background nito na sinulat ng ating framers ay attack to the Roman Catholicism na maling katuruan, yung tinuturo nila na infuse righteousness, na merong nilagay sa ating biyaya daw ang Panginoon na parang ginawa niya tayong mabuting tao at tayo ay may kooperasyon na pagbutihan natin yung ating sarili at ito daw ang basis ng ating kaligtasan. Sinasabi ng salita ng Diyos ay hindi po ganon. At tulad nga ng sinabi natin, it is a legal transaction na tayo ay, kung ang makasalanan, manampalataya kay Jesus, dinideklara siyang pinatawad at matuwid sa harap ng Diyos. At tinignan natin yung basis niyan, yung basihan ng ating justification ay not from us, but only from Christ. So, as we shall see later, at nakita na natin pahapyaw ng nakaraan, na even yung ating faith, no, hindi yun yung basis ng ating kaligtasan, even yung ating obedience, hindi yun ang basihan ng ating kaligtasan, tanging si Kristo lamang at ang kanyang katuwiran. So, tinignan natin yung paano yung method ng paano tayo ginajustify ng Panginoon. Nakita natin, it is by imputation. Negatively, not by imputing faith itself or evangelical obedience to us as our righteousness. So again, pinagdidiinan dito na hindi sa ating perseverance, hindi sa ating obedience, hindi sa ating pananampalataya, bakit tayo naging matuwid sa harap ng Diyos, ang tanging basis nun ay ang katuwiran ni Jesus na ipinataw sa atin nung tayo ay manampalataya. But positively, no, yung sinasabi dyan na by imputing Christ's active and passive obedience. So yung pagsunod ni Jesus, yung kanyang obedience ay ibinilang sa atin bilang mga makasalanan at tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Okay, so yan yung ilang mga definition na tinignan natin. But we will move on sa instrument of justification at sa design ng justification na binanggit sa paragraph 2 and 3. So sabi po sa paragraph 2 sa ating Confession of Faith, faith thus receiving and resting on Christ and His righteousness is the alone instrument of justification. Yet it is not alone in the person justified, but is ever accompanied with all other saving graces, and is no dead faith, but worketh by love. So, sa paragraph na ito, pinapakita kung sa paanong kaparaanan matatanggap ng isang tao
ang justification o mapawalang sala ng Diyos. This paragraph focuses on instrumental cause of justification, which is faith. So, titingnan natin una, pagdating sa instrument, hindi po definition niya, no? Instrument of justification. Faith alone is the instrument or means of justification. So, yung if you are familiar with the slogan ng Reformation, di ba, yung sola fide or by faith alone. So, yun dito ay ini-emphasize na ang paraan para matanggap natin ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi pananampalataya plus mabubuting gawa, hindi pananampalataya plus ating pagsusumikap, obedience or perseverance, kundi by faith alone. And again, this is an attack sa kamalian ng Roman Catholicism na nagtuturo na yung kaligtasan ay makakamtan sa bautismo, sa penitensya, at mabubuting gawa. Sinasabi ng Roman Catholicism that these sacraments are tools by and through which a person is justified. But the Bible says, no one is justified by works or law, but by faith alone. Kung familiar po kayo sa sinabi sa Romans 1:17, sinabi doon ni Pablo, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteousness shall live by faith. And in Philippians 3, verse 9, it says, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. At sa Galatians 2:16, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So, marahil tatanungin natin, no? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya, maliligtas ang isang tao? Yun lang ang kailangan gawin para maligtas? Bakit faith ang pinili ng Diyos na paraan para maligtas ang makasalanan? That leads us to second, because faith is receiving and resting on Christ. Dahil ang pananampalataya ay paglagak natin ng buong pagtitiwala sa ginawa ni Jesus. Hindi lang ang pananampalataya ay pag-agree or pagsang-ayon sa ginawa ni Jesus. If you are familiar with the elements of faith, di ba, merong tinatawag na notisya or knowledge, or yung isa ay assensus, yung nag-a-agree ka sa knowledge na yon. But ang pinaka-heart ng faith is trust, pagtitiwala. So, yung pananampalataya po, hindi lang siya pag-agree na oo, naniniwala ako kay Jesus, o alam ko yung ginawa niya. But faith is total trust on Christ. At pag nagtiwala ka, it also means tinatalikuran natin ang anumang meron tayo, anumang iniisip nating paraan sa kaligtasan sa ating sarili. Ina-abandon natin yung ating sariling merit, yung self-merit natin. At nilalagak natin lahat-lahat ang ating pagtitiwala kay Jesus para sa ating kaligtasan. Yung pananampalataya, di ba, para yung bukas na palad, an empty hand. Ang ginagawa ng faith ay just to receive yung ginawa ni Christ at mag-rest kay Kristo for our salvation. Ang pananampalataya lamang ang paraan
na matanggap natin yung ating kaligtasan. So by faith, we lay hold of Christ at of the benefits of Christ's work. Sinabi nga ni Sam Waldron na faith justifies, therefore, because it concentrates all the attention on Christ and looks away from itself to Christ. So yun yung pagtitiwala. Kinoconcentrate natin ang buo nating attention, ang ating confidence kay Kristo, at tinatalikuran natin ang ating sariling self-merit. But we focus, we receive, we rest on the benefits ng Christ, ng work ni Christ. But also, no, hindi lamang faith is receiving and resting on Christ, but true faith produces good works. True faith or saving faith produces godly life. Sinabi nga doon sa ating confession, yet it is not alone in the person justified, but is ever accompanied with all other saving graces, and is no dead faith, but worketh by love. In other words, kung tunay yung pananampalataya mo kay Jesus, nagbubunga ito ng mabubuting gawa. Good works and godly life are evidences that a person has saving faith. Faith that justifies always accompanied with all other graces. Ito yung binibigyang linaw ng ating confession. At even Protestant Reformation, katulad nila Martin Luther, that justification is by faith alone, but not by a faith that is alone. Katulad ng sinasabi ni Luther, the only faith that saves is living, vital faith that yields the fruit of righteousness. So hindi ibig sabihin, no, na when we have true faith ay naging perfect ka na. Rather, nung nanampalataya ka kay Jesus at ikaw ay naligtas, merong pagbabagong nangyari sa iyo. At lilitaw ito sa iyong buhay kung tunay yung pananampalataya mo. Kaya nga, we reject yung katuruan na nauuso din sa ating panahon, di ba, yung tinatawag na carnal Christian. Na sinasabi nila na pwede daw na manampalataya ka kay Jesus, maligtas ka, and yet walang nakikitang pagbabago sa iyong buhay. That's not biblical. Hindi maaari na ang isang binago ng Diyos na born again, na regenerate, nagtiwala kay Jesus, ay magpapatuloy siya, mag-enjoy pa din siya sa dati niyang buhay sa kasalanan. If you are truly possessed a saving faith, it produces a godly life. Not perfect life, but a godly life. Good works. You can profess to have faith, no? Pwede mong sabihin Christian ka, and yet not possessing a saving faith. But if you truly are saved, kung tunay kang nagtiwala kay Jesus, godly life follows. Good works follow. Makikita ang ebidensya sa iyong buhay na ikaw ay tunay na mananampalataya. Kaya nga sinabi sa James 2:17, so also faith by itself, if does not have works, is dead. Tapos sinabi niya sa verse 26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So, isa sa mga criticism ng Roman Catholicism to the Reformation
at yung misunderstanding nila sa turo ni Luther ay ang criticism nila sa mga Christians, kung tuturo nyo yung kaligtasan ay tanging sa pananampalataya lamang, by faith alone, at hindi sa gawa, e binibigyan nyo ng lisensya ang tao gumawa ng kasalanan. Bakit kamo? Kasi, wala siyang dapat gawin para maligtas. Just to believe. At wala siyang babaguhin sa kanyang buhay. Tinatanggal nyo sa tao yung motivation na siya ay gumawa ng mabuti. Therefore, kung paniwalaan ng tao na yung kaligtasan ay sa pananampalataya lamang, ang mga tao ay hindi nagagawa ng mabuti. Kasi, by faith alone naman pala yung kaligtasan. And so those who believe that will not motivated to do good works, at pwede nila itong gamiting lisensya magtuloy-tuloy sa kasalanan. But that's not what the Bible teaches. At yung language ng ating confession ay napakagandang summary na nagpapakita that true faith always accompany with all other graces. May bunga, may ebidensya ang tunay na pananampalataya, at ito ay mabubuting gawa and godly life sa buhay ng isang mananampalataya. So, yun yung sinasabi natin. Merong magandang in summary sa paragraph na yun. I want to quote yung sinabi ni R.C. Sproul sa kanyang libro sa Truth We Confess. Sabi niya, by faith alone means that all we need to do to be justified is to have faith. The moment we have faith, we will be justified. If it is true faith, kung tunay yung pananampalataya, then works will follow. But neither our faith nor our works contributes to our justification. Hindi ang ating pananampalatayan, even ating gawa, nagko-contribute sa ating justification, because the only grounds of or basis of our justification is the righteousness of Christ imputed to us. But the only way we receive the benefit of His righteousness is by believing in Him. We are justified by faith alone, apart from any consideration of our works, but not by faith that is without works. So, napaka-linaw niyan. Kaya nga, alam nyo, si Martin Luther, kalaunan, diba, una, nire-reject niya yung book ng James. Kasi parang pinapakita ng book ng James na kailangan may works para ma-justify ka. Pero kalaunan ay tinanggap niya na naman yung book of James. Dahil pinapakita sa book of James na hindi sa works maliligtas ang mananampalataya, if we would look the context, but pinapakita doon na kung tunay talaga yung pananampalataya mo, lilitaw yung ebidensya ng good works. Yun yung ine-emphasis doon sa Book of James. So, hindi po kontra, no? If you are reading Romans 3 and you are reading, kasi sinasabi sa Romans 3 na we are justified only by faith and not by works. Pero sasabihin naman ni James, di ba? By works we are justified. Pero kung titignan natin yung context ng Book of James, hindi po yung works natin nagko-contribute sa justification, but rather, yung good works or yung godly life, it's just an evidence that we have a living faith. So kung walang good works, walang mabubuting gawa sa ating buhay, it shows that our faith is dead. Yun yung sinasabi ni James. Okay, so
Sumunod, so that's the instrument of justification by faith alone. Sumunod, yung paragraph 3. Sinabi po sa paragraph 3, Christ, by His obedience and death, did fully discharge the death of all those that are justified, and did, by the sacrifice of Himself in the blood of His cross, undergoing in their stead the penalty due to unto them, make a proper, real, and full satisfaction to God's justice in their behalf. Yet, in as much as He was given by the Father for them, and His obedience and satisfaction accepted in their stead, and boast freely, not for anything in them, their justification is only of free grace, not both the exact exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. So, dito po pinapakita yung disenyo ng Diyos pagdating sa pagpapawalang sala sa makasalan sa atin. Una na makikita natin that justification has a cost. Merong cost. Tagalog ng cost. Kabayaran. O payment. No? Justification. Payment English yan. kabayaran. Justification has a cost. So, yung cost, his, ay walang iba kundi yung His only begotten Son, ang ating Panginoong Jesus. So, anong ginawa ni Jesus? Christ fully paid the debt of all those who are justified. Yun yung pinapakita sa atin. Diyan, pinapakita ng ating confession na meron tayong pagkakautang sa Diyos. Meron tayong debt. Na dalawang bagay ang pagkakautang natin o dalawang bagay ang pagkakautang natin sa Diyos. Una, bilang kanyang mga nilikha, di ba, tayo ay obligado sa Diyos na sundin ang kanyang utos. Obligado tayo sa Diyos na sundin ang kanyang, bilang siya ang ating creator, we owe Him entire obedience to His law. But dahil nahulog tayo sa kasalanan, di ba, walang sino man ang makapagbibigay ng perfect obedience to His law. But dahil sa ating kasalanan, we all fall short of the glory of God. We are spiritually and morally bankrupt before God. Also, di ba, may utang tayo sa Diyos in terms of our violation sa batas, sa kanyang batas. May pagkakautang tayo sa Diyos na dapat nating bayaran dahil sa ating kasalanan, sa ating violation ng kanyang law. Diba, parang ano lang yan eh, nung bata ka, diba, pagbato mo ng bola or something sa kapitbahay mo, nabasag mo yung salamin nila, you have violated yung kanilang pagmamay-ari. So, meron kang pagkakautang na dapat bayaran. Parang ganun, di ba? May pagkakautang tayo sa Diyos dahil we violate yung kanyang batas. Dahil sa ating kasalanan. So, tayo ay mga debtors sa Diyos. Meron tayong pagkakautang sa Kanya. Remember, ang Diyos na meron tayong pagkakautang ay eternal na Diyos. Infinite na Diyos. Therefore, ang utang natin sa Diyos ay infinite din. Dahil ang Diyos na nilabag natin ay infinite at holy God. At hindi natin ito kayang bayaran. Kaya nga yung sinasabi nila, di ba? Grabe naman yung parusa ng Diyos sa impyerno, magpasawalang hanggan. Parang si Adam lang, kumain lang ng prutas. Bakit ganun yung parusa ng Diyos? Magpasawalang hanggan. Because remember, the God you violated is an infinite God.
malaki ang pagka hindi lang malaki ang pagkakautang natin sa Diyos. Infinite ang pagkakautang natin sa Diyos. At hindi natin ito kayang bayaran. But ang magandang balita sa kaligtasan, di ba? Yung lahat ng ating pagkakautang sa Diyos, sa Kanyang batas, lahat iyon si Jesus nagbayad sa pamamagitan ng Kanyang perpektong pagsunod at kamatayan sa krus. Tulad ng ating inawit, Jesus paid it all. Jesus paid all our debts. Si Jesus mismo ang nagbayad ng ating pagkakautang sa Diyos by His perfect obedience and by His death on the cross. Kung saan, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, di ba? Sinabi sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming cursed for us. 1 Peter 3:8, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ. Yun yung naging bayad sa ating kasalanan, yung kamatayan ni Jesus. At itong ginawa ni Jesus na siyang naging bayad sa ating kasalanan, God accepts it. God willingly accepted this payment, yung life ni Christ that has been made on our behalf. So, yun yung magandang balita. Christ paid all our debts kung tayo ay nanampalataya kay Jesus. But also, Christ satisfied the demand of God's justice. Sinabi sa ating confession of faith that Christ make a proper, real, and full satisfaction to God's justice on our behalf. Nakita natin sa nakaraan pag-aaral na meron tayong pananagutan sa nagawang nating kasalanan laban sa Diyos. At ang demand ng justice ng Diyos, dahil hustisya ang Diyos, ang demand ng Kanyang justice sa makasalanan ay dapat merong maparusahan. Merong dapat maparusahan. God, di ba sinabi ng Diyos kay Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, I will not let the guilty unpunished. God will not let the guilty unpunished. Dahil matuwid ang Diyos, hindi niya hahayaang basta na lang malibre ang nagkasala. Paparusahan ng Diyos ang dapat parusahan, dahil kung hindi magpapataw ng parusa ang Diyos sa taong guilty ng kasalanan, sa taong nag-violate ng Kanyang law, kung hindi niya ito papatawan ng parusa, eh ang Diyos ay hindi patas. Unjust ang Panginoon kung hahayaan niya na lang yung guilty na mapawalang sala, di ba? Parang sa ating panahon, sasabihin natin talaga unjust yung ginawa mo sa judge. Kung alam natin na yung isang tao guilty talaga ng kasalanan, tama yung pruweba na nagkasala siya at sasabihin na lang ng judge, o sige, libre ka na. We will be enraged and say that is unjust. Pero, ganun ba ang Diyos? Kaya nga ang tanong, how can God be just and justify the wicked? Paano magiging makataruman ng Diyos at the same time, ipapawalang sala niya na lang ang guilty ng kasalanan?
Paano magiging patas ang Diyos sa pagpapawalang sala niya sa nagkasala? At ang sagot sa dilema na yan ay matatagpuan sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Where justice was satisfied. Though sa ating justification, di ba? Kasama dito yung obedience ni Jesus prior to his death, yung active obedience na tinatawag, but ang hina-highlight dito ng ating confession, yung ginawang sakripisyo ni Jesus doon sa krus. Kung saan, sa krus ng Kalbaryo, na-satisfy yung justice ng Diyos. Dahil on the cross, yung ating kasalanan, pinataw kay Jesus, ibinilang kay Jesus, at siya yung lumasap ng parusa at puot ng Diyos, at yung katuwiran ni Jesus, ibinilang sa atin. He made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we will be right with God. Sinabi nga sa Isaiah, basahin ko po sa Tagalog, Isaiah 53:4-6, ang propesya kay Jesus. Sinabi po sa Isaiah 53 beginning verse 4, tunay na ang kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating tinuturing siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at pinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. At sinabi sa Romans 5 verse 8, chapter 5, Romans 5, beginning verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap or justified sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong ngang tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So paano naging matuwid pa din ang Diyos sa pagpapawalang sala sa makasalanan? Paano naging just pa rin ang Diyos? Dahil ang Diyos mismo ang nag-provide ng paraan. He sent His only begotten Son as our propitiation for our sins. And so those who put their trust in Christ will be justified. He remains just. Ang Diyos, nag-remain na patas ang Diyos sa pagpapawalang sala sa makasalanan dahil sa ginawa ni Jesus. E kaya nga, no? Sa ating mga kaibigan na narito, ito yung palagi naming panawagan sa inyo. Be reconciled to God through Christ. Or else, you will suffer from the punishment of God in hell forever. Magpasawalang hanggan yung parusa sa impyerno ang mararanasan mo dahil sa iyong pagsuway sa batas ng banal at infinite na Diyos. You will suffer from the wrath of God that you deserve because of your sins. Because every day, you violate the law of God. Hindi magpipikit mata ang Diyos sa ginagawa mong kasalanan.
He will do what is just. But ang magandang balita, di ba, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang ang magtiwala sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ilalagak mo ang buo mong pagtitiwala kay Jesus, matatanggal ang pagkakautang mo sa Diyos. Dahil sa iyong kasalanan, dahil sa krus ng Kalbaryo, He paid the death and satisfied the justice of God for sins. At kung ilagak mo ang buo mong pagtitiwala kay Jesus, if you trust, if you lay hold, if you rest on Christ, the death will be removed. Your sins will be forgiven and you will be justified before God. And so, ito yung design ng Diyos sa justification. Meron naging pambayad. Merong naging pantubos. Walang iba kundi si Jesus upang mabayaran natin ang ating pagkakautang sa banal at Diyos na Diyos at masatisfy ang kanyang justice. But also, we see here that justification is free grace. It is free. Yet, sinabi sa ating confession, in as much as He was given by the Father for them, and His obedience and satisfaction accepted in their stead, and boast freely, not for anything in them. Let's look Romans 3:24 and Ephesians 1:7. Please read Romans 3:24 and Ephesians 1:7. Romans 3:24. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Tama yun, Romans 3:23 and 24 pala. Okay. 23:24. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Okay. And Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches. Okay, so justification by His grace as a gift and by the richness of His grace. So muling pinapakita sa atin dito ng ating confession na yung disenyo ng Diyos sa ating pagpapawalang sala ay Kanyang libreng kaloob sa makasalanan. So hindi natin ito pinagpaguran, hindi dahil may nakitang mabuti ang Diyos sa atin, kaya niya tayo pinawalang sala, nor dahil mabubuti tayong tao. No, we are justified solely by grace. At pinapakita ng ating confession, paano ito naging libre? Una, God the Father gave His Son for our salvation. So, pinagkaloob ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus for us to be reconciled to Him. So justification is free because God Himself ay nag-provide ng way to pay our debts to Him and satisfy His justice. Sinabi nga ni Paul Washer, God saved you from Himself. God saved you by Himself. And God save you from Himself. So, yes, yung kabayaran sa ating kasalanan ay para sa ating kasalanan, and yet, ito ay God save us for Himself.
But also, justification is free grace because, di ba? Christ accomplished everything needed for our justification. Christ did everything for us to be justified by God. He became substitute for our sins. Inalay niya mismo ang kanyang buhay, sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay, sinakripisyo niya ang kanyang sarili para tayo ay mapagkasundo sa Diyos. Sinabi nga sa Romans 5 verse 8, "But God shows His love for us in that while we are still sinners." Hindi hinintay ng Diyos na maging godly tayo because we cannot. While we are still sinners, while we are still rebels, Christ died for us. Ginawa ni Jesus ang hindi natin kayang gawin. That's it. And that is, tulad ng ating tinalakay, yung active obedience ni Christ, perfect obedience to God, yung passive obedience, perfect sacrifice for sins, ginawa yun lahat ni Jesus. And we can't do that on our own. We cannot provide a perfect sacrifice to satisfy the justice of God. No, wala sa atin ni isa can provide ng paraan para sa kaligtasan. Kahit pagsamasamahin natin yung ating mabubuting gawa. But Christ did everything for us sa pamamagitan ng kanyang buhay para tayo ay mapawalang sala. But lastly, justification exalts the justice and the rich grace of God. Sinabi sa ating confession that both the exact justice and rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. Ano yung lumilitaw sa justification? When we think about justification, ano ang lumilitaw? Sinabi sa Romans 3:26, "It was to show His righteousness at present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus." So sa pagpapawalang sala ng Diyos sa makasalanan, naaangat ang matuwid na hustisya ng Diyos. God's justice is displayed because sin is punished by the death of His own Son, our Lord Jesus Christ. Sa pagpapawalang sala ng Diyos, di ba? Hindi ang Diyos kinompromise ang kanyang hustisya. Hindi ang Diyos huminto sa pagiging matuwid. He does not simply waive the death para ipakita na siya ay matuwid. Anong ginawa ng Diyos? Yung kasalanan at punishment na para sa atin ay binilang kay Jesus so that He might be just and the justifier of the one who believe in Christ. But also, ano ang naaangat sa justification ay yung biyaya ng Diyos. Ephesians 2:7, "So that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus." Sa pagbabalik ni Jesus, no? Hindi may aangat kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. Hindi may aangat kung gaano tayo kadaming alam sa Panginoon. Ang may aangat ay yung biyaya ng Diyos. Dahil sa kabila ng ating pagiging mga makasalanan, naging mabuti ang Diyos sa atin by providing a way for salvation. God justifies us not because of anything we have done or we will do, but it is solely by grace. For by grace you have been saved.
through faith. And this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. And so this is the design of God in justification. It has a cost, ang kanyang bugtong na anak. Justification is free, libreng kaloob, at justification exalts the justice and grace of God. Okay, so because time limits us, we will end here. At meron pa pong tatlo na paragraph sa ating sa chapter na ito sa ating confession of faith. But this time, tayo muna ay magtapos at magpasalamat sa Diyos. Aming dakilang Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa katotohanan ng ginawa mo sa amin upang kami ay mapawalang sala sa inyong harapan. Tunay, Panginoon, na wala kaming may pagmamalaki, wala kaming may pagyayabang sa aming sarili na sabihin namin na dahil sa aming lakas, dahil sa aming talino, dahil sa aming sarili ay natanggap namin ang biyaya mula sa ng kaligtasan. Tunay, Panginoon, na hindi talaga sa amin. At nagpapasalamat kami dahil sa kabila, Panginoon, ng pagiging wala naming pag-asa dahil sa kasalanan, sa kabila ng malaki naming pagkakautang because of our violation sa inyong batas, ay gumawa ka pa rin ng paraan. Gumawa ka ng paraan, the only way, Panginoon, na nararapat, at yun ay ang ipagkaloob mo ang iyong anak na si Jesus. Upang ang mga bagay na hindi naming kayang gawin, na araw-araw naming nilalabag, si Jesus ang nag-accomplish nito para sa amin. Upang ang kanyang katuwiran ay ibilang sa amin na magtitiwala sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa napaka dakilang katotohanan na ito. At sana, O Diyos, ay magtulak ito sa amin, mag-motivate ito patuloy sa amin, na alalahanin patuloy ang pagmamahal mo sa amin. At ito ang mag-control sa aming buhay. Tulad ng sinabi ni Pablo, that the love of Christ controls me. So Lord, we pray that the love of Christ will control us sa aming buhay, that it will motivate us to serve you, to love you more and more, to be like you more and more hanggang sa iyong pagbabalik. Sa lahat na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.